Kamusta na, Earth Signs? Welcome to Laika Tarot! Alamin natin kung bakit wala kayong contact ng person mo. Ano ang naiisip or nararamdaman? At saka ano ang mensahe niya? Angels and guides, please guide us. Ano ang reading para sa mga Earth Signs? Ito yung bottom of the deck, the judgment. Kaya wala na kayong contact ng person na ito kasi ang nangyari, feeling niya meron ka nang nalalaman patungkol sa kanya. Bago mo pa malaman yung katotohanan, nag-iisip na siya, may plano na siya kung paano lulusot sa problem. Ang ilan sa inyo, kung ano yung nangyaring katotohanan, nagpasakit sa damdamin mo pero nakaluwag din sa iyo. At saka sa sitwasyon na ito, kung hindi ka magdedesisyon, maaapektuhan yung future mo. Siya nga pala guys, para sa mga bagong viewers, kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo. At kung kailan mo napanood ang reading na ito, yun ang start ng 1 week reading para sa iyo. Ikaw na bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw. At saka napapansin ko rin sa mga cards mo, merong person na ginagaya ka. Pero hindi mo na to alintana kasi mag-move on ka at mag-focus ka sa career mo or sa business. At saka kahit na may mga challenging na sitwasyon na dumarating sa buhay mo, ay magiging maingat ka sa bawat hakbang na gagawin mo or sasabihin. At yung mga nangyayaring sitwasyon sa buhay mo, hindi to aksidente. Merong sapat na dahilan ang universe kung bakit ito yung nangyayari sa buhay mo. Ito na yung mga cards mo para sa ano yung nangyari sa inyo ng person mo or nangyayaring sitwasyon sa buhay mo. The Lovers, 8 of Pentacles. Sa mga cards na ito ay pinapakita na ang Earth sign ay dedicated sa career mo man, sa negosyo o kaya sa relasyon. Binibigyang importansya rin yung pagkikipag-ayos at saka communication. At ang ilan sa inyo sa career ay nagkakaroon ng progress or magandang development. Dahil yan sa focus ka at saka malaki yung potential mo. At itong The World ang nagsasabi na maybe nasa ibang bansa ka or isa sa inyo ng person mo ang nasa ibang bansa. Pinapakita rin yung partnership sa career or negosyo. Pwedeng karelasyon mo ito or business partner or katrabaho. Kumbaga merong teamwork. Sa mga nasa relationship, itong tatlong cards na ito ang nagsasabi na ang tingin nyo sa relasyon nyo ng person mo, kayong dalawa na yung panghabang buhay. Marami na rin kayong mga plano para sa pag-usad ng relasyon. Sa mga single, ang akala mo yung past person or potential person na nakilala mo ay kayo na talaga. Pero meron pang mas nababagay sa'yo, kalahi mo siya or taga-ibang bansa. King of Pentacles at 5 of Pentacles. Asensado itong person mo na ito. Kaya lang meron siyang behavior na hindi niya maiwasan, yung hindi nagsishare ng idea or blessings. At ang advice ng cards, kung ikaw naging asensado ka sa business mo, sa career mo, kailangan ibahagi mo din sa iba yung nalalaman mo.
kung hindi mo gustong tumulong ng pang-financial. At saka kung karelasyon mo itong person na to, meron siyang behavior na magaling magpanggap. Meron naman talaga siya pero hindi niya i-share sa iyo. At itong Knight of Pentacles ang nagsasabi na kung anuman ang problem mo sa financial ay masusolusyonan. Merong movement, may changes, nakatatlong cards ka na para sa travel, papunta sa ibang bansa or ibang lugar. At ito yung pang long term na kita na magkakaroon ka. Hindi mo na rin maiisip pa kung ano pa yung nangyaring hindi magandang sitwasyon sa buhay mo kasi napakasaya mo dahil may dumating na blessing sa buhay mo. At saka card mo na ito eh, Knight of Pentacles. Sa mga single, merong potential person na nagkagusto sa'yo. Pero nung naging magkarelasyon kayo, bigla na lang siyang nawala. Huwag kang mag-alala kasi nakadalawang cards ka na merong pang mas deserving. Ang ilan na nasa relationship ay good provider ang person mo, pero may kakulangan pa rin sa financial. Kaya nagkaroon kayo ng idea na isa sa inyo ang dapat makipagsapalaran. Mukhang nakailang balik na rin ang person mo sa ibang bansa. The Devil at Ten of Pentacles. Sa kalusugan, huwag mong abusuhin yung katawan mo kasi ang ilan sa inyo, meron kang sakit na namana sa magulang mo or sa pamilya. Isa kasi sa maling gawain mo ang magpapagising sa sakit ng pamilya mo, sa katawan mo. Kung hindi mo kayang maiwasan, kailangan ng moderation. Kaibigan mo man ito o karelasyon, sa umpisa hindi mo naman makikita sa physical na itsura niya na cheater siya o kaya minamanipula ka. Pero itong Ace of Wands ang nagsasabi na mahirap kang lokohin kasi magaling ka rin manggaya. Malalaman mo to eh, pero hindi ka kagad mag-hysterical. Dalawa ito guys eh, pwedeng cheating ang problem o kaya meron siyang tinatagong financial na pansarili. Hindi ito makakabote para sa mga nasa relationship. Sa mga single, pangatlong card na ito na meron talagang person na hindi naman talaga siya nagseseryoso sa love. Hindi mo rin mahalata na meron na pala siyang karelasyon. Wala kasi sa physical na itsura niya. Hindi rin niya sasabihin sa iyo. Pero ang aayawan mo dito sa person na ito ay yung maling ugali niya. At saka sa ilang single, dahil sa ganitong behavior ng person na to, iiwas ka sa gulo. Hindi mo nagugustuhin na magkaroon pa ng contact sa kanya. Ang ilan sa inyo, ang bilis mo lang magkaroon ng bagong karelasyon eh. Kasi katulad ng potential person, charming ka rin kasi. Ang ilang single, hindi ka naman nagsasabay ng relasyon, pero meron talagang nagpapakita ng interes. Kahit na may napili ka na or may karelasyon. At saka yung susunod na makakarelasyon mo ay pang long term na kasi papahalagahan ka niya. Malalaman mo yun kapag pinakilala ka na niya sa mga kaibigan niya. Marami yun guys ha, hindi sa dalawa, tatlo. Yun talagang pinapaalam ng person na meron na siyang karelasyon. Yung person mo, simula ng nakapag-abroad siya, marami siyang natutunan. Marami din siyang nakilala. At simula nung naging maganda yung kita niya o kaya nakapag-abroad, nagbago din yung ugali niya. At saka napaka-pribado niya na rin na person. May mga bagay na ayaw siya na makikita mo.
Pero ulitin ko ulit na alam mo na yung katotohanan. Ito yung mystical card na mensahe ng person mo. Nasanay na yung person mo sa mga nakagawian niya ng mag-isa. Sa mga desisyon at saka maling desisyon na nagawa niya, marami ding hindi magandang bumalik sa kanya. Kumbaga, siya nanloloko, meron din nanloko sa kanya. Itong confusion naman, dahil sa connected ka sa person mo, pinapakita rin yung pareho kayong may pagkalito sa situation na kinagagalawan. At saka nasasaktan din siya sa mga nangyari at saka lumitaw na katotohanan sa mga maling desisyon niya. Wala na rin siyang magagawa sa mga maling hakbang na nagawa niya, kundi ang magpatuloy. Itong intense naman guys, ang pakiramdam ko sa mensahe ng person mo. Kasi ang ilan sa inyo, hindi naman kayo nagkahiwalay. Pero sa sitwasyon na ito, hindi kayo nag-uusap. Wala kang kibo or hindi mo siya kinikibo. Kapag ganito yung ugali mo sa kanya, mas lalo siyang kinakabahan. Alam mo na ba yung mga ginawa ko? Yung mga ganong linya. Itong let go naman, yan na yung naiisip ng person mo kasi nga wala kang kibo at saka hindi mo siya pinapansin. Parang chessboard, iniisip niya kung ano yung next move mo. At saka kinakabahan din siya sa mga tingin mo kasi nga hindi niya alam kung ano yung nasa isip mo. At itong last card ay respect. Nag-iisip yung person mo kung paano ba niya ulit makukuha yung tiwala mo. Pwedeng gawin niya yung mga sarili niyang style kung paano kanya suyuin o kaya bibigyan kanya ng financial. O kaya haharapin kanya at aakuin niya yung mga pagkakamali niya. At i-offer yung magsimula kayo ulit. At saka yung pinapakita na nanloko siya tapos niloko din siya, pwedeng financial. Yung akala niyang taong mapagkakatiwalaan niya, pwedeng kaibigan niya o kaya nakarelasyon or nakilala online. Natuto rin siya doon kasi hindi siya masyadong nakapag-ingat. Ito yung ilan sa 12 zodiac sign na nangunguna. Scorpio, yan yung una. At yung isa pa ay Leo. Yan yung dalawa na nangunguna na 12 zodiac sign sa reading na ito. Itong trumpet naman ay katotohanan. At saka ang ilan sa inyo, maybe mahilig ka sa music or may okasyon kang pupuntahan. Itong next na charm ay dog. Ibig sabihin niyan, love and loyalty. Yan yung hinahangad mo sa buhay mo. Yung merong faithfulness. At saka unconditional love. Itong elephant naman ay swerte, blessings, at saka sign din ito na malalagpasan mo yung mga problemang dumarating sa buhay mo. Ayan, connected itong susi. Kasi yung elephant, yung katotohanan at kaalaman, yun yung magiging susi mo para maprotektahan mo yung sarili mo. Na para mas maunawaan yung sitwasyon mo at saka yung tinatahak mong landas. Bibigyan ka naman ng sign kung kailangan ng changes. Itong dress naman, ibig sabihin, merong transformation
na mangyayari at may iba't ibang ibig sabihin yung pagbabagong ito. Connected ito sa dress, coffee cup, na ang ibig sabihin meron kang event, salo-salo na dadaluhan. Meron pang slice cake, kinumpleto pa, na yung pupuntahan mo pwedeng date or pagsasalo-salo na puno ng communication. Ang ilan reunion ang aatenan. Ito naman yung mga letters na posibleng nandito yung letra ng pangalan ng person mo. Ikaw na lang bahalang tumukoy.